kasama si Philip, isang researcher sa Olpegeta Conservancy. Pinuntahan namin ang den o bahay ng mga hyenas. 12 batang hyena ang nakita namin. Inaabangan rin namin na dumating ang nanay ng mga hyena. Inspect tayo. Tinignan tayo kung threat pa tayo. Nung naamoy niya na hindi tayo threat, bumalik na siya doon at nakapagpahinga na siya. Is that a common behavior of spotted hyenas? Yes, yes, yes. Spotted hyenas, lions, the wild dogs, various types in common. So that they protect each other when the mothers are hunting? Yes. Ilang saglit pa, apat na hyenas pa ang lumapit sa amin. Iniikutan tayo ng mga older hyenas, no? Ito, medyo nagwa-wander away na itong isang to. Kasi naramdaman niya na safe siya. I've noticed that they are coming, smelling around. So there must be something. Maybe you have some snacks in this car. Us? Yes. No. We're not a snack. Hinihintay namin dumating ang nanay ng mga hyena. Pero sabi ni Philip, gabi na raw bumabalik ang nanay ng hyena. Okay, so nababaran natin itong hyena cubs. At marami tayong mga behavior na nakita from one cub coming out to 12. Cubs na lumalabas. Iwanan muna natin sila. Pero bago kami umuwi, just as we're ending our shoot for the cubs, nung pauwi na kami, nakita namin yung isang nanay ng mga hyena cubs na umuwi na siya. No? Alam mo siya yung nanay dahil ang lapad niya, papunta siya doon sa direction kung saan natin iniwan yung masasaya, makukulit na hyenas. Hindi man namin nakita ang pagtagpo ng nanay at ng mga batang hyenas. Isang pambihirang pagkakataon na malapitan ng mga batang hyenas. At makita silang malayang naglalaro sa wild. Yung mga nakita natin mga napakaraming cubs ng hyena, it's one good indication na very healthy yung environment. Nagpaparami sila. Darating ang araw, ang mga batang hyenas naman ang maghahanap ng pagkain para sa kanilang mga anak.